Magandang araw guys! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang nangungunang tagagawa ng bus at truck body sa Pinas. At kung anong mga kumpanya at universidad ang nagpapagawa sa kanila maging pribado man o pampubliko, at kung ilan unit na gagawa nila kada buwan. At kung anong mga brand ng bus at truck ang ginawa nila ng bus and truck body. Ngunit bago natin simulan ang kwento ay baka pwede akong makahingi ng subscribe mo at pindutin na din ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ina-upload ko. Salamat! Kaya simulan na natin. Hindi lingid sa ating kaalaman na malaking parte ang ginagawang katungkulan ng mga bus sa ating lipunan. Nakakatulong ito sa pagdadala ng mga tao at produkto sa ibang lugar para na rin umunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Halos sa kasalukuyan nagsisilbi ito sa tatlong pinakamalaking isla sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsimula ito sa mga maliit na sukat at hindi kagandahan mga itsura. Ngunit sa paglipas na panahon unti-unting gumaganda ang mga unit nito at mga serbisyo sa buong bansa. Katunayan nga ang ibang mga bus company ay nag-aalok ng sleeper and business class na biyahe na magbibigay mas komportable sa mga pasahero. Ang Del Monte Motor Works Incorporated ay nangungunang tagagawa ng bus at truck ay naglilingkod sa industriya ng transportasyon ng Pilipinas. Si Narciso O. Morales ang president and chairman ng company. Mula noong 1950 ito ay nagbibigay ng mga kinakailangan sa bus ng Metro Manila at mga provincial bus operator. At gumawa ng mga bus at truck body para sa halos lahat ng nangungunang European at Asian brand ng bus at truck chassis. Kabilang ang ilan sa gitnang silangan. Ang pinakakilala sa mga tatak na ito ay ang Volvo ng Sweden, Mercedes-Benz at MAN ng Germany. Ang Fiat ng Italy, Leyland ng England, Ashok ng India, Isuzu, Mitsubishi, Nissan at Hino ng Japan, Daewoo, Hyundai at Ssangyong ng Korea. Noong unang bahagi ng 50s nagsimula itong gumawa ng mga bus at truck na katawan na nakamount sa mga nangungunang American brand. Tulad ng International Harvester, Ford, Chevrolet, at Dodge Chassis. Gayun din, noong dekada 50, ang kapatid nitong kumpanya, ang EMCOS Development at Supply Company Incorporated. May apat na umiiral na pasilidad sa Pilipinas. Dalawa sa mga ito ay estratehikong matatagpuan sa Quezon City. Ang pangatlo ay matatagpuan sa Caloocan City at ang ikaapat ay sa Santo Tomas, Pampanga, isang oras na biyahe mula Quezon City. Ito ay may nasubok na kapasidad na 200 units ng bus at truck body sa isang buwan. Ito ang nagtustos sa karamihan ng mga bus body para sa mga korporasyong pag-aari ng gobyerno noon tulad ng Metro Manila Transit Corporation at ang PNR Phil National Railways Motor Service. Bago ang pagpapakilala ng mga articulated bus na ito, ang Del Monte ay nagpayunir sa paggawa ng mga bus trailer na may kapasidad na 200 pasahero. Na pinatatakbo ng MMTC sa EDSA at ng isang pribadong operator ng bus sa mahabang bahagi ng Marcos Highway. Ang Del Monte ay naging regular na supplier ng Philippine Airlines kasama ang mga airport shuttle bus nito. Pinakabago ay ang paghahatid nito ng 4 na unit na airport bus na ginagamit sa pag-ferry ng mga pasahero sa loob ng Centennial at sa NAIA premises. Nag-supply din ito ng Fort Bonifacio shuttle buses, gayon din ang Mall of Asia at ang SM Group of Companies. Ang Del Monte Motor Works Incorporated ay nakakuha rin ng mga prangkisa ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa Pilipinas na ang BLTB, Batangas Laguna Tayabas Bus Company. At pinalitan ito ng pangalan na DLTB, Del Monte Land Transport Bus Company, na may punong tanggapan sa Malibay, EDSA, Pasay City. Nakakuha ito ng 700 units ng mga prangkisa ng bus. Sa kalaunan, ito ay magpapatakbo ng humigit-kumulang 1,000 unit ng mga bus sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang magiging pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa bahaging ito ng bansa. Mga espesyal na istruktura, mga truck ng bumbero, mobile home caravan, medical at dental mobile units, mga ambulansya, truck ng basura, mga trailer, palletized o butler's body, trekker, nakabaluti na sasakyan. Truck-tractor conversion, mga produkto ng Del Monte Motor Works Incorporated. Lahat ng uri ng truck bodies, mga pampasaherong bus, ordinaryo at naka-air condition na mga bus, mga deluxe tourist bus coach, all-steel, semi-steel na aluminyo na superstructure ng sasakyan, articulated at bi-articulated na bus, mga trailer ng bus, sarado at aluminum van, pinalamig na van, katawan ng platform, AUV, Asian Utility Vehicle.
mga tangke na katamtaman at malaki ang laki. Regular na mga customer. Supply ng truck component sa mga assembler, miyembro ng CVD program ng gobyerno. Ano naman po ang masasabi mo about sa kwentong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Palike na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.